Naoya Inoue waiver Von Titang Divis ang fantasy matchups ay maaaring maging isang kakaibang pagsasanay ng kaisipan. Kapag binabalikan mo ang mga laban na iniisip mo kung paano haharapin ang isang tapang na Bronner mula noon ang isang modernong boxing whiz, maaari kang mawalan ng sarili sa Ultimate Daydream Duel. Natutunan mo na bang magtaka kung paano haharapin ang isang scrappy brawler mula sa nakaraan ng isang modernong boxing whiz? At pagkatapos ay makipag-usap ka tungkol dito sa iba at lubos na hindi sumang-ayon sa kanilang sinasabi. Kung gayon, naging isang boxing fan ka na. Alam natin na ang isang boxing fan ay hindi lamang isang tagahanga, kundi sila'y nutritionista, coach, matchmaker, manager, promoter, TV producer, at maaari pang maging physicist kung mag-aard sila ng matagal. Ang mga boxing fans ay laging tama, at ang lahat ng iba ay laging mali. Kaya naman kapag may grupo ng mga boxing fans at may isa na nagsasabing si Naoya Inoue ay kayang gapiin si Gervonta, Tank, Davis, at may isa namang nagsasabing si Davis ay masyadong malaki para sa ganoong hamon, nagkakaroon ng debate na tipikal sa mundo ng boxing. Isang makulay na pagtatalo, at iyan ay tinatawag ng mga propesyonal na debate. Ang kahusayan ni Naoya Inoue sa kanyang ika-apat na weight division ay nagdagdag ng kahoy sa apoy ng usapan tungkol sa laban sa pagitan niya at ni Gervonta, Tank, Davis. At sa video na ito, itinatanghal ko ang papel ng promoter habang iniintriga ang ideya ng laban sa pagitan ni Davis at Inoue. Hindi dahil gusto kong makita kayong magdebate sa comment section o kahit ano, kundi dahil ako ay isang tagahanga ng boxing, katulad mo. Ngunit syempre, masaya rin akong marinig ang iyong mga opinyon sa ibaba. Kaya iniisa-isa natin ang laban sa pagitan ng isang Japanese monster at isang American tank. Pareho silang nasa kanilang physical primes at patuloy na magiging ganoon sa matagal na panahon. Nag-umpisa si Davis sa kanyang profesional na karera noong 2013, samantalang si Inoue noong 2012. Parehong may knockout percentage ratio na higit sa 85% na nagbibigay sa kanila ng label na knockout artists. Si Davis ay isang southpaw, si Inoue ay isang orthodox. Ang pinakamasalimuot na pupanalo ni Inoue ay laban kay Nonito Donaire, samantalang ang pinakamasalimuot na po ni Davis ay laban kay Leo Santa Cruz. May brutal na body punching si Inoue, habang may brutal na uppercut si Davis. Pareho silang may mataas na ring IQ at napakagaling na footwork. Medyo mas magaling sa head movement si Davis, may napakagandang jab naman si Ino, at may mahusay na depensa si Davis. Halos pareho silang taas at reach. Si Inoue ay 4 beses ng world champion sa iba't ibang weight divisions, habang si Davis ay 3 beses na world champion. Si Inoue ay dating undisputed world champion. Pareho silang nakatagpo ng mataas na antas ng kompetisyon. Si Davis ay nasa kasalukuyang 135 pounds, si Inoue ay 122. Pareho silang mataas ang tingin sa kanilang mga weight class. Pareho silang may magandang mga baba. Alam natin kung gaano kahusay ang mga boksingero, ngunit ang nagpapakagulat sa mundo ng boxing tungkol sa pag-iimagine ng laban na ito ay ang katunayan na pareho silang mga malupit na power puncher si Davis at Inoue. Kung tatanungin natin ang ating sarili kung sino ang 3 pinakamatindi sa pagpalo na boksingero ngayon, pound for pound, sino ang sasabihin natin? Sa lahat ng weight divisions mula minimum weight hanggang heavyweight, sino ang mga boksingero na may pinakamalaking tinatawag na D? Maaaring gawing maganda ang kaso para kay Deontay Wilder, Gervonta, Tank, Davis, at Naoya Inoue. Ang 3 ito ay hindi lamang malupit na punchers, sila'y knockout artists. Kapag nanunood ka ng kanilang laban, naghihintay ka para sa isang suntok na magdadala ng wakas sa laban. Kung makakakita tayo ng laban sa pagitan ni Davis at Inoue, ito ay magdadala ng 2 sa 3 pinakamahuhusay na punchers sa sport laban sa isa't isa, na talagang kahindik-hindik kapag iniisip mo ito. At sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng lahat na makita ang labang ito. Kaya paano nga ba magiging ang laban? Malamang, magiging maingat ang laban. Oo, malalakas silang mga puncher at gusto nilang tumbahin ang isa't isa, ngunit gusto rin nilang iwasan ang pagkakatamba nila, alam ang panganib na dala ng isa't isa sa ring. Kaya ito ay bumababa sa isa pang tanong.
Oo, malalakas ang kanilang mga suntok, pero paano ang kanilang mga kasanayan? Ayon sa akin, pareho silang magagaling na mag-aaral ng laro. Malinaw na ipinakita nila ang kanilang lakas, ngunit ang paraan kung paano nila ginagamit ang kanilang lakas ay kapansin-pansin din. Sila ay may mahusay na mga jab at depensa. Ito ay magiging isang tunay na laban ng mga tol. Hanggang dito, maraming salamat po. God bless us all. Thanks for watching.